Kim Young, Kim Jisoo. And now, let's make way for the iconic characters, Juan Carlos Meneses, Mr. Alan Dizon. Benitez nga, sabi niya. Ito pala si Meneses. Okay, ang next will be Dr. Zoe Tadiag, Kaisel Kinucci. Ang susunod natin tatawagin ay gumanap bilang Moira. At ngayon, siya ay si Morgana, Miss Pinky Amador. At syempre, sa paking pinaka-paborito ng abon kamay, gumaganap bilang Giselle, Miss Dina Bonaby. And now, let's all welcome the headliners of Abot Kamay na Pangarap. Siya ay si Dr. RJ Taniag, known ka Mr. Richard Yap. And next will be the loving mother of Annalyn Santos, gumaganap bilang Lynette, Miss Carmina Villaruel. And of course, the country's one and only Dr. Annalyn Santos, star of the new generation, let's all welcome Jillian Ward! Once again, a round of applause for the stellar cast and director of Abon Kamay na Pangarap. Lalo po sa mga kasama ko, ayan silang lahat po, everyday nakakausap po sila sa daily, humingi ako ng advices. So ang dami ko po natutunan bilang isang artista and bilang isang tao dahil kay Doktora Ana. Thank you. So, Alasna, pwede mo ba i-share sa amin yung biggest challenge na tumatak sa'yo at yung happiest memory na babauli mo sa pag-end ng show? Biggest challenge. Siguro po kasi yung character ko talaga, challenging po talaga siya. I mean, youngest doctor po siya sa buong Pilipinas. So, naging challenge po talaga na kailangan aralin ko lahat ng medical terms. Kailangan po tama lahat ng ginagawa ko sa set dahil may mga nakabantay ng mga doktor. Happiest memory, sa buong 2 years, sobrang happy ko kasi sa buong 2 years dahil po sa mga kasama ko. So hindi ko alam po ano yung happiest memory ko, parang buong 2 years dahil po sa kanilang lahat. Thanks, Julian. Thank you. Congrats again. Yeah, thank you so much, Miss Jade. And the next naman po will be Mr. Dondon Servino of Abante News Online. Ayan, magandang hapon. Diyos ko, lamin na ang stage. And the question ko for, of course, for Carmina, Richard, Dina, and Miss Pinky. So, sana iba-ibang sagot ta. Hindi, sa... Nakaka-pressure! Hindi naman. Hindi, sa tingin nyo, kasi ang dami nyo ng shows na nagawa, eh, di ba? Parang hindi na nga rin halos natin mabilang kung ilang teleserye na nagawa nyo. Pero ano sa tingin nyo yung parang unique ingredient ng ano? Abot Kamay na Pangarap. Kaya umabot siya ng ganito katagal. Parang two years or more than 2 years, di ba? Ayun, yung first question. I-follow up ko na rin sa character nyo. Ano ba yung natutunan nyo sa character nyo? Mga na ako. Sige, yung may mas natutunan sa character. Oo, bago ako maubusan ng sagot. So for me, Moira Tanyag was such a break. Kung ano-anong klaseng mga emosyon ang naramdaman. In fact, 6 months into the show, doon ko lang nalaman na hindi pala totoong anak namin ni RJ, si Zoe. Pero the whole time, nung inuumpisa namin, syempre the wrong wife ang aking drama. Ang takeaway ko po dito is yung nabuo kong pagsasamahan naming lahat. I think what's different from this show is how long it lasted. Alalahanin natin, everyday po ito, Monday to Saturday. Yes, so... Hindi lang siya yung pakaraniwan na Monday to Friday na show. So, one of the longest running, Miss Ali, tama po ba ako? Yes.
longest running afternoon series. Sa era na to, talaga ang haba na nito eh. Yes. Nahabaan ka ba? Hindi. So, tayo na mga habang teleserye natin. Pero yes. Ngayon, inisya na nila, di ba? So, yes. Ito yung pinakamahaba so far sa yes. era. And in modern times ngayon na amin natin may streaming na rin tayong katapat, yes, may mga online. So, hindi mo talaga mababaliwala ang success. And I think the ingredient of the success was the believability of the characters. Ayan. I think yung casting po, yung pagka-believable ng ating mga doktor, mga nurse, tapos yung growth nila as their character, believable din po. Like Miss Mina from No Read, No Write, hanggang sa naging successful businesswoman na siya. Ganun. So parang everybody may growth po yung character. Pero ikaw, ano bang natutunan mo sa dalawang characters? Tumambling, Wushu, mag-Chinese, tumira sa farm, wala akong malala, Your Honor, yan, yung mga ganyan. Mag-swimming sa Imbornal, mga ganyan. Kasi na, hindi, I'm thankful. I'm very, very thankful to GMA and all the creatives. Naiyak na ako. Na binigyan nila ako ng ganitong pagkakataon. Alam niyo na ngayon po bakit nauna si Ate Pinky magsalita. Sumagot na po siya para sa aming lahat. Ano ba isasagot namin? Sinagot mo na lahat. Ay, iyak mo na lang. Ay, okay. Sorry, joke lang yun. Go, Miss Dean. Ako naman, unang-una, what makes isa-isa, kasi ang dami kong tanong, what made this show different is because it tackled so many things. Yes. So it tackled the mother-daughter relationship. Iba-ibang klaseng mother-daughter. Yung si Moira at si Zoe, lahat gagawin niya to protect her daughter. Ganon din naman si Giselle. Iba naman yung naging mother-daughter relationship kasi pinamigay niya nung una and then na-realize na mali. So, nung nagkabagi na sila, gagawin niyang lahat, but it was too late. And then of course, mother-daughter ni Lynette at saka ni Annalyn. Sa tingin ko, sa tatlong relasyon ng mother-daughter relationship, maraming nakapulot ng aral at maraming nakapag-relate. One very important factor that I learned about this show is lahat tayo may pangarap. Pero sa gusto mo at sa ayaw mo, lahat ng pangarap mo ay kapabit ng mga mahal mo sa buhay. Lahat ng makamit mong pangarap, lahat ng hindi mo makamit ng pangarap, apektado yung mga mahal mo sa buhay. So katulad ng buhay ni Giselle, binibigay niya yung anak niya dahil gusto niya magpatuloy ng pag-aaral, gusto niya maging negosyante and all that. Pero nakalimutan niya na may anak siya at sa ayaw niya at sa gusto niya, kakabit yun ang pangarap niya. Hindi mo pwedeng tanggalin. Ganon din kay Lynette, pangarap niya na magkaroon siya ng doktor na anak, maging maginhawa sa buhay, pero kakabit ng pangarap niya ay yung buhay ng anak niya. Ganon din kay Moira, all she wanted was to protect her family and keep it intact, pero kakabit dun, nahawa din si Zoe, nadamay si Zoe sa lahat ng kaguluhan niya. So lahat tayo, maabot natin ang pangarap kung meron tayong perseverance, kung nasa tama tayo, kung tama ang pag-abot natin sa pangarap natin, wala tayong tinapakan, wala tayong sinaktan na tao, malinis at magiging masaya tayo na nakamit ang pangarap. Pero kung nanakit tayo ng tao, gumawa tayo ng masama ng krimen para makamit. Makamit mo man ang pangarap mo, hindi ka magiging masaya. At makikita niyo yan towards the last few days of this show. Yes, yes. Makakamit ang pangarap pero empty siya. Hindi niya magugustuhan because that's already the lesson. Hindi lahat ng pangarap magiging masarap ang pagkakamit ng pangarap kung hindi maayos ang pagkakakuha. Yun ang natutunan ko. And because of that, marami kaming na-touch na tao, maraming na-touch na buhay, maraming naka-relate. Kahit na sa father-daughter relationship, iba-ibang father-daughter relationships din ang nakita ninyo. With RJ and Annalyn, RJ and Zoe. Si Tonton. Kasi tinanggap ka. Si Erica at si Justine, di ba? Kumbaga, hindi lang mother-daughter relationship ang nakita ninyo, father-daughter relationship. So, I'm sure maraming nakarelate. Yun ang natutunan. Pero ikaw, Miss Dee, personally, ano ang natutunan mo sa character? Yun, ang natutunan ko sa character ko na like, halimbawa, there was one time that I could have gone to
The Village sa Australia. I was asked to do a TV series with Mel Gibson. And the title was East of Eden. Chance ko na yun, but the deal was, dapat dun nakatira yung mga anak ko. Mm-hmm. Hindi ako pinayagan ng asawa ko na nadalhin yung mga anak ko. So I forwent that offer because I chose my kids. Okay. Yun yung sinasabi ko. Sa bawat pangarap, kakabit yung mahal mo sa buhay. Kung pinili ko yung Australia, malamang Hollywood star na ako. Correct. Pero I'll be empty because my kids won't be with me. So no regrets kahit pinibak? No regrets because I chose my family. I chose my kids. So lumaki yung mga anak ko sa piling ko, naging hands-on mama ko, lahat-lahat. Lahat ng paghihirap na dinanas namin nung naging single parent na lang ako, dinanas namin together. And I will always cherish doing that all over again because doon kami naging close ng mga anak ko. Kasi we did things together. Hindi kami tumuyo yung mag-isa. So even now, yung mga pangarap ng mga anak ko, kasama ko. They tell me, Mama, I want this. I want, this is my dream, this is my plan. Can you help your children also achieve their goals? Okay. You're there to guide. So ngayon kung i-offer ka uli ni Mel Gibson movie? Baka pwede na. Pero I have to tell my husband that we're going to live in Australia. Pero sayang na. Pero no regrets. Maganda, masaya ka naman. Na-bless naman ako dito at nagpapasalamat din ako sa GMA because they gave me so many wonderful shows. Not to mention na rin yung long time running talk show ko. So, I'm very thankful to GMA for always giving me good shows. Oo, yung talk show mo nun, diba? At sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta sa akin. Kasi kung wala sila, wala din ako. Thank you very much, Ms. Si Carmina. Mayan, sabihin mo, nagkaroon ka ng pwede possession. Pwede po ba copy-paste na lang? Sabi mo kasi iba-iba yung sagot. Seriously. Talaga dito, Carmine. Ha? Ikaw ang isa sa mga nagdusa na talaga dito, di ba? Oo, nagdusa. Pero siguro, yung sa karakter kasi ni Lineth. Lineth. Siguro sa ngayon, hindi ko siya masasabing pagdurusa or sacrifice. Kasi kung gagawin mo naman yun para sa anak mo, ayaw ko siyang tawaging sacrifice. Gusto ko na ginawa ko yun, whether na nahirapan ako o hindi, okay ako dun kasi para sa anak ko yun eh. So ayaw